Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence. Totoo kaya na may mga binayarang mga supporters na lumahok kahapon sa prayer rally para kay Pastor Apollo Kibuloy? May mga videos na kumakalat ngayon na binayaran daw sila at nagre-reklamo pa ang mga taong ito kasi kulang daw ang binayad sa kanila. Ito o, 1,000 daw ang pangako pero 50 ang natanggap na mga taong nagpanggap na supporter na nagpanggap ng anak ng Diyos. Ang saya naman ng rally niyan para sa press freedom, freedom of speech, and freedom for Kibuloy na di pa nga nakukulong dahil nagtatago. Kung appointed son of God, bakit nagtatago sa batas? Kung walang kasalanan, bakit di humarap sa Senado? Bakit manggagamit at manloloko pa ng mga taga-payatas? Bakit kasi naman basta pera ang bilis sumama? Okay lang yan, may free t-shirt naman kayo, deserve nyo yan. Yan ang isang post na isang netizen na kung saan nag-react siya sa kumakalat na mga videos na kung saan binayaran ng 1,000 pero 50 lang ang natanggap. Totoo kaya ito? Nako mga kabibig, naglabas ng statement. Oh, nakita ko kanina sa SMNI News na sabi nito, warning, fake rally yesta alert. Mga fake pala iyon, mga kabibig. Individuals in the circulating video on social media are not in any connected nor affiliated with the rally group supporting Pastor Apollo C. Kibuloy. So hindi pala sila kasama. I smell something fishy. Oh, ito yung mga videos, oh, panoorin nyo. Ang araw po, ano pong pinaglalaban nyo po kuya sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera, magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000, kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Hindi. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pamasahe mula Payatas. Salamat po kuya. Kanina po, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo. Nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to, wala pa. Ay nga po eh. Dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, hindi nabayaran, pero yung isa po eh nabayaran. Bayad na. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Tanay Rizal po. Tanay Rizal. Magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh ang pagkakalam po eh 500 po yata. 500. Pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, wala, nawalan. Po, yung isang jeep ay hindi nabayaran. Nabayaran. Sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Isa pong pastor. Pastor. Brother. Brother. Sino kilala niyo po ba yung pangalan? Apo. Si Brother Jerome. Oo, sinabon at talagang napahiya daw itong si vlogger Ninyo Barzaga claiming na itong mga taong ito ay paid or promised payment. Are not affiliated. Napahiya si Ninyo Barzaga. So ano kaya ang isasagot ni Ninyo Barzaga nito na sinabi ng SMNI na itong mga na-interview niya ay hindi mga affiliated nor kagrupo ng mga nag-rally kahapon? Nako po! Hintayin natin ang reaksyon ni Ninyo Barzaga pala, Barzaga, kaugnay dito. Sabi ko, replika? Replika ba yan? SMNI? Pero they look legit. Legit daw ang mga taong ito. Nako, kayo na ang bahala mga kabibig. Siyempre, di sila kasama doon. Di naman kasi talaga sila supporter ni Pastor Apollo Kibuloy.
kundi binayaran para magpunta doon para pamparami. Diba, napanood mo ba ang buong mga interview sa kanila? Binayaran sila nung Pastor Jerome para pumunta sa rally. Hindi talaga sila supporter. Kuha mo ba SMNI? Nako! Nako, madinay-dinay pa kayo SMNI, halatang booking na kayo sa ginagawa nyo. Sabi nyo, hindi kayo bayaran, pero may mga video na nag-circulate ngayon na binayaran nyo pala. Binayaran pala ng Pastor Jerome na ito. Nako, kabibig. Kailangan talagang maglabas sila ng official statement tungkol dito para malinawan or ma-stop itong circulating videos ng mga taong ito na nabayaran daw di umano sila. At 50 lang ang ibinigay instead of 1,000. At sino ba itong Pastor Jerome na ito? Para yatang nadawit ang pangalan ni Pastor Jerome sa issue na ito. Napanood yun na ba ang videos? Ang dami, no? Nagsabi sila na nabayaran sila, na kinuha sila, hinakot sila. Which, naramdaman ko yung kahapon na sa mga videos na nakita ko, wala naman ako doon, naramdaman ko yung sinseridad ng mga nanood at nakibahagi at sumali sa prayer rally para kay Pastor Kibuloy. And, well, alam nyo naman, hindi natin talaga alam kung totoo ba ito o hindi. Pero sabi ni Ninio Barzaga na legit talaga itong mga videos na pinakalat niya ngayon. Ay, nako, kailan ba ito matatapos? Ay, Pastor Apollo Kibuloy, magpakita ka ba o hindi? Nako, ito o. Oh. Sabi ng ilang netizen ha, as in, naaawa naman ako. Nakakaawa naman itong nabudol. Sana maging aral na niya na huwag sasama sa rally kung hindi naman nila ipinaglaban o hindi naintindihan. O, diba? Naglabas ang SMNI na itong mga taong ito ay hindi affiliated ng grupo ni Pastor Kibuloy. Sino kaya ang pasimuno para siraan si Pastor Kibuloy? Nako, hindi kayo kapanipaniwala. May nilabas ang SMNI News. Diyos ko po. Huwag po kayong magpakalat ng fake news para siraan more ang mga kagrupo ni Pastor Kibuloy. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Ito pa. Itong mga taong ito ay binayaran para magbukhang masama si Pastor Apollo Kibuloy. Nako, manloloko pala ito. Tapos, mga scammer pala. Ay nako, hindi natin alam ha kung ano ang totoong istorya. Pero maghintay-hintay tayo ng official statement sa grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. And kung ano ba ang totoong nangyari. At itong si Pastor Jerome, nag-trending na ang pangalan niya. Nako po. So, ano ang inyong komento tungkol dito, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para malaman natin kung ano nga ba ang katotohanan. Hintay-hintayin natin ha, huwag agad-agad mag-comment kasi the story has two sides, okay? Huwag agad-agad maniwala. So, tingnan natin ang totoong istorya. Yun lang, mga kabibig. Bye, everyone. See you next time.